Kumainin. Kumainin. Yeah. Amen po. Matapalang tayo kumainin. Yes, tama. Hindi yung basta-basta ka na lang papasok kayo Prada, babagi na po ng salita ng Diyos. Most of the time, inerejin ka talaga ng mga tao. Ano po? Paano ba? Pangalawa ka tayo ng fishermen. They are patient. Mahaba ang kanilang pasensya. At tulad ng kinuwento ko sa inyo kanina, naubos na lang yung pasensya ko, hindi pa ako nakakuli ng isa. Fishermen are very patient. Sa kanilang magpalaot madaling araw, madaling araw pang palaot sila para madali, para ihulog ang kanilang mga lambat. Ano po? So, mag-iintay sila ng panahon hanggang sa hihilay na nila ang lambat. Kapag wala pa rin sila nanguli, ihahagas ulit nila. Napaka-patient. Napakamahaba ng pasensya ng mga nanguli. Bakit? Kasi ang layo din nila, makahuli ng isla. Kapag ang layo din natin, mga kapatid, ay tayo po'y makapagtakay sa harapan ng ating Panginoon ng isang kaluluwa o ng mga tao, magiging mabagong pasensya tayo. Minsan, kahit na tinatanggihan ka na ng tinatanggihan, niyayayari pa rin. Kapatid, katulad po ng isang talinghaga, ano? Ang isang batong matigas, kapag ito'y, sabi natin, binubuhusan ng tubig, darating yung panahon, mababasag ito. Ito dapat yung ginagawa natin. Ano po yung puso ba ito, binabahagi na natin, magsalita ng Diyos, ginagawa natin ang kabutihan. Dahil walang matigas na batong puso sa salita ng ating po, Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Parang tayo lang noong unang panahon, mga kapatid, ayaw na ayaw natin ang ganitong mga gawain. Nabuboring tayo, pero ngayon, tayo lang nakaupo at sumisigaw ng amen. Amen po ba? Pangatlo, they are diligent and persevering. Hindi lang sila mahaba ang pasensya, ba't gyagama sila? Tanong kayo mga katabi mo, ba't gyagama ba? Ano kaya sa dunya? Talaga po ba? Matyaga. So napakatyaga, ano po, napakamatyaga ang mga nangingisda. Sa totoo lang po, no, sa akin pong pagbibisyon, may isang probinsya po ko napuntahan na nakita ko yung mga nangingisda, papalakot sila gabi. Para sabi nila, para sa umaga, makauwi na rin kami. At ang ginagawa po nila, minsan, hindi lang isang gabi sila namamalaot, minsan araw, ilang araw sila namamalaot, nagbabawal sila ng kanilang mga pagkain. Ganon sila katsaga. Kapatid, tayo bilang mga mamamalakayan ng mga tao, nandun sa ating dapat yung pagiging diligent and persevering. Kahit na minsan dumadanas tayo ng rejection, nagpapatuloy pa rin dapat tayo. Amen po ba? Kasi tatandaan po natin, hindi tayo o kanila ang tinatanggihan. Ang tinatanggihan nila, ang ating Panginoon. Kung tayo ay nagpunta sa kanilang Panginoon. Amen po ba? Susunod po, they know what nets are to be used. Ayan. So, alam ng mga nangisda kung ano mo lang ba ang kanilang gagamitin. Kung mamuhuli ka ng dilis, hindi ka gagamit ng lamba na ang buta, sinakay ng bola, ng bowling. Hello? Kung ikaw ay mamuhuli ng dilis, hindi ka gagamit ng lamba na ang butas, malaki pa sa butas ng daliri mo. Bakit? Kasi wala ka, mahuhuli. Kung huhulihin mo ay mga malalaking tuna, mga matitibay na net ang iyong gagamitin. Remember, na ang net, it symbolizes the Word of God. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay mag-aakay, hindi mo basta-basta pwedeng bagsakan na mabibigat na salita ng Diyos sa iyong tao na aakayin mo. Yes. Hello? Amen. Hello? Amen. Hindi mo ba magsakan agad ang revelation na katapusan ng mundo? Kapatid, magbago ka na, malapit na dumating pa kayo. Baka mapunta ka sa impyerno. Hindi po. Kaya nga po, pagdating ng Panginoon dito, iniba niya. Ano po yung nakaugalian ng mga propeta? Pagdating ng Panginoon, ano po mensahe na kanyang binabahagi? Pagmamahal ng Diyos. Hello? Hello? Pagmamahal at kapatawaran na nagmumula sa ating po Panginoon. Alam niyo po, kapatid, no? There is no better way to evangelize or to preach the Word of God, kundi makita sa buhay natin yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay patungkol sa pagpapatawad ng Diyos, makikita mo sa isang tao na pinatawad ng Diyos na nagbabago ang tao. Hello? Hello? Ang salita ng Diyos patungkol sa pagmamahal, nakikita ito sa buhay.
kapag sa kabila ng mga pag-uusi, nakukuha niya magpatawad at magmahal. Hello? Nakakasunod po tayo? Nakakasunod po tayo? So next slide po, nasabi po sa Mark chapter 16, ano? And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Dahil tayo po'y mamamalakayan ng mga tao, ito ang misyon natin. Ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Amen po ba? Tanong mo yung katabi mo, anong favorite Bible verse mo? Ayan, ano kayo favorite Bible verse natin? John 3.16, memorize ka ng lahat. John 3.16 mo yan. John 13. Ayan. Jeremiah 29.11. So, mga brothers and sisters, kinakabisado natin itong mga salita ng Diyos, not just by mind, but by heart. When we memorize it by heart, ibig sabihin, hindi maiiwasan sa sarili mo na yung salita ng Diyos na isinapuso mo, magmamanifest sa buhay mo. Magmamanifest sa buhay mo. Sabi ka sa Markano, sabi ka sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, kapag ikaw ay humingi, bibigyan ka ng Diyos. Amen. Kung yan ang paniniwala mo sa iyong buhay at nakatalim sa puso mo yan, hindi ka mawawala ng prayer time. Hello? Makikita sa iyo ng mga tao na ikaw ay nagiging napaka magasalit. Bakit? Kasi alam mo, according to your faith, na kapag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka. Amen po ba? Amen po ba? Nakakasunod tayo ng mga kapatid? Gising pa po ba kayo? So next slide po tayo. Ano? So ito naman po yung sabihin na po, na lowering down the net. Nung itutusan ng Panginoon ng kanyang alagad na ihulog ang lamban. So lowering down the nets is sharing God's words through reaching out. Sabihin po ninyo, reaching out. Reaching out. So ito po yung sinasabi sa verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Remember, the nets symbolize the word of God. At ang nais na natin po, Panginoon, tayo ang mag-reach out sa mga tao at ibahagi natin, ipahayag ang kanyang mga salita. Pero wala kang ibabahagi ang salita ng Diyos kung hindi ka nagbubuklat ng Biblia at nagbabasa. Hello? Sino may mga Bible nasa kamay? Salamat naman sa Panginoon, maraming may Bible. Sino nagbubukas ng Bible nasa kamay? Sino nagbabasa? Nasa kamay. Kapakunti ng pakunti. Baka pag tinanong mo, sino nagsasabuhay, wala nang magtaas ng mga. Hello po. So, lowering down the nets. Nakatulad tayo ng utos ng Panginoon is sharing God's words through reaching out. So, next slide po. Ito po, tatandaan natin. Ang mission natin, tayo ang aabot, hindi tayo ang aabotin. Kasi may mga tao na nakapagbasala ng Biblia, ang hirap ng abutin. Hello? Hello? Nakakasunod po tayo? May mga tao na nakapagbasala ng Biblia, ay ito yung salita ng Diyos, para ang hirap niya ng abutin. Para untouchable na siya. Para wala siyang lumang buhay. Hello? Alam niyo po, no? Kapag may mga kaibigan ko na nag-invite sa akin, so alam nila na ako po ay brother, lay preacher dito sa Ansela. Tawag nila sa akin ay pastor. Pastor. Pag nalaman ng kanilang mga kaibigan na ako ay isang lay preacher, sabihin nila, oh Brad, pasensya ka na, mag-inom lang kami kundi. Ako po mga kapatid sa totoo lang, pag nakakita ko ng ganun, ang tingin ko sa kanila normal lang. Bakit? Kasi ako din, may lumang buhay ako. At kung iiwasan ko sila, sasabihin ko ay mapupunta kayo sa impyerno kung sige inuman pa. Tatakbi naman ang mga yun. Baka hindi pa ako makalabas ng bahay nila. Ang mapupunta pala ako sa impyerno. Kung gagawin ko yun mga kapatid, baka naiman ako ng mga kaibigan. Pero hanggang kayo, mataas ang pag-respeto nila at tingin nila sa akin bakit. Kasi wala na makumakisama. At hindi ako nakikisama. Kundi ako'y nakikisama at slowly, unti-unti, ibinabahagi ko sa kanila ang salita ng Diyos. Pinapaalala ko sa kanila na Brad, nais ng Diyos, maging maayos yung buhay mo. Piliin mo rin na ayusin ang buhay. May pamilya ka na, iwasan mo din vision. Mag-focus ka sa family mo. Bakit? Kasi ang pamilya, ang pinakaunang ministry at mission na ipinagkalaw sa atin ng Panginoon. So our duty is to reach out and make tayo ang abutin.
Naging lingkod ka lang sa simbahan, naging lektor ka lang, naging asyret ka lang. Naging sakristan ka lang ng simbahan para kang-touchable ka na. Ang tingin mo sa mga tao ang mababa ka. Yes. Hindi po. Ang nais ng Panginoon, makaipakita yung pagbabago sa atin kung paano tayo binahal at kinaamahaan ng Panginoon. Amen. Ganun ang maiparanas natin sa kapwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Na ang layunin ng community na ito, LCD community, is to bring about true transformation. Amen. Totoong magbabago. At ang isang tao, totoong nagbabago, hindi yung mayabang. Yes. Hello. Amen. Hello. Amen. Harapin mo yung tabi mo, sabihin mo sa kanya, ang tao binabago ng Diyos, mas lumalawak ang mag-unawa. Mas nagiging mapagmahal. Amen po ba? Mas magiging mapagmahal. Hindi yung po naging laman ka na ng Elsinay, mga kapatid, naging lingkod ka na ng simbahan, iiwasan mo na yung mga pagkatan kung gumagawa ng isa. Hindi po. Hindi natin sila iiwasan. Na po, ang iiwasan natin yung gawain masama, pero hindi ang tao. Amen po ba? Amen po? So first thing, we are called to be fishers of men. Pangalawa, ayan, next slide po. Work or serve not on our own. Bilang mamamalakayan ng mga tao, we should work or serve in accordance to God's will and God's commands. So next slide po. Ang sabi ko sa verse 4 at sa verse 6 na ating binasa, pagkatapos kang mamaran, sinabi niya kay Simon, pumalaon kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, puro magdamag kami nagpagod, ngunit wala naman kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, inuhulog ko ang malamba. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mahuli ang kanilang malamba. Second pointer natin, serve not on our own. Kung maglilingkod ka sa Diyos kapatid, huwag kang umasa.